Ang Pagsasama ng Katarungan at Kahabagan, October 13. Sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanal-Banalan. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaban ng tipan. Hebreo Kabanata 9, Talata 3 at 4. Sa gayon, ang mga nag-aaral ng paksa ay nakahanap ng lima pag-alinlangang patunay na mayroong santuwaryo sa langit. Itinayo ni Moses ang santuaryo sa lupa ayon sa disenyong ipinakita sa kanya. Itinuturo ni Pablo na ang disenyong iyon ay ang tunay na santuaryong nasa langit. At si Juan ay nagpatotoo na ito'y nakita niya sa langit. Sa templo sa langit, ang tahanan ng Diyos, ang kanyang trono ay naitatag sa katwiran at paghatol. Ang kanyang kautusan, ang dakilang tuntuning sumusubok sa sangkatauhan, ay nasa kabanal-banalan dako. Ang kaban na idinadambana ang kautusan ay natatakpan ng trono ng awa na kung saan ipinakiusap ni Kristo ang kanyang dugo para sa mga makasalanan. Sa gayo'y inilarawan ang pagsasama ng katarungan at habag sa plano ng pagtubo sa tao. Ang walang katapusang karunungan ng pagsasamang ito ay makaiisip at ang walang katapusang kapangyarihan ay makagagawa. Ito ang pagsasamang pumupuno ng hiwaga at adorasyon sa langit. Ang mga cherubim ng santuaryo sa lupa na tumitingin na may paggalang sa luklukan ng awa ay inilalarawan ang kagustuhan ng hukbo ng langit na magbulay-bulay sa gawain ng pagtubos. Ito ang misteryo ng awa na ninanais makita ng mga anghel, na ang Panginoon ay maaari maging makatarungan habang kanyang inaaring ganap ang mga nagsisising makasalanan at ibinabalik ang nawalang ugnayan sa nahulog na sangkatauhan, na si Kristo ay magbababang loob upang maitaas ang mga di mabilang na sangkatauhan mula sa matinding pagkasira at bihisan sila ng walang bahid na kasuutan ng kanyang sariling katwiran upang maisama sa mga anghel na hindi kailanman nahulog at tumahan sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ang gawain ni Kristo bilang ating tagapamagitan ay ipinakita sa napakagandang propesiya ni Zacarias na tumutukoy sa kanya na lalaking ang pangalay sanga. Ang wika ng propeta, siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon at siya ay magtataglay ng karangalan at siya ay uupo at mamumuno sa kanyang luklukan at siya ay magiging pari sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Zacarias, Kabanata 6, Talata 12 at 13. Itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at pamamagitan, si Kristo ay parehong pundasyon at tagapagtatag ng templo ng Diyos. Itinuturo siya ni Apostol Pablo bilang ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at dumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Efeso, Kabanata 2, Talata 20 at 21.